May problema ako. Kailangan nakasarado tong cover na to para mag-on yung camera. Hindi siya mag-on. So, kailangan nakalock siya. On natin. Yan, nag-on na siya. Nakalimutan kong patayin. Pero anyway, kailangan nakasarado to. Or yung pindutan doon, yung parang button, yung butas dito, kailangan may nakasaksak doon para mag-on siya. Kailangan nakapindot yung bagay na yan. Ito. Ito. Yung thing na yan. Kailangan may nakapress dyan. Ayan yun. Parang may tusok na ito. Ang problema kasi pag nakasaksak yung battery tapos may cord na nakalaylay dyan, hindi mo syempre masasara. So, ang gagawin ko is ika-custom ko to. Ang gagawin ko is itong coupler na to, bubutasan ko to and lalagyan ko ng konting parts para pagka sinaksak ko to, may pipindot din sa kadya niya ng kusa. Bali, ang bala ko is parang pindutan niya or something. Parang may hook dyan. Bala ko sana lagyan ng hook dito sa dulo na naka letter J papunta dyan. So, so here's the camera. Tatry na natin ngayon. Medyo madumi pa siya, no? Linisan ko na lang yan mamaya. Pero ang idea is very simple. Inalak lang natin siya dyan. And then, ikakat to size ko na lang tong plate na to. And then, ano, mukhang sakto na tong butas na to dun sa pindutan. Yan. Kailangan ko muna i-check na wala tayong nadali. Wala tayong nasira. So kailangan mag-on to at least. Turn on ko to. Hopefully, mag-on pa rin siya. What I'm afraid of is dun binubutas ko siya, baka may nasira ako dun sa loob na internals. Okay. Looks good. Nakakapag-on pa ako ng camera. Gumagana pa siya. So, I'm so happy. Lilinisan ko na lang to. I will cut this thing in size. Mukhang sakto na siya dito sa unang butas na to, yung nasa babang butas na yun. So, gagawin ko na lang is ika-cut ko to and remove the other, itong other butas na to. Habang pinuputol ko to, pinipigil lang yung breath ko para hindi ko ma-inhale yung parang metal dust niya. Baho. Magtatakip nga ako ng mukha natin. Almost done na to. It's almost as good as tapos na tayo sa ating yung mga ididikit na lang to. Dilinisan ko na lang to tapos ikakabit na lang natin and tada! Natapos ko rin siya. So pwede na natin i-testing. Actually, na-testing ko na siya kanina. Pero kabit natin. Ito tayo guys. Nakakabit na yung coupler. Yan o. So minimimik niya na yung nakasarado. So again, recap lang tayo kung ba't ginawa ko to. Nag-on lang yung camera pag nakasarado tong hatch na to. Ito. Hatch ba tawag? Parang basta yung cover niya. Yan, yung cover na yung kailangan nakatakip yan para mag-on. Yan. Pag yan nakabukas, hindi siya mag-on. Dahil sa mechanism niya yan, na kailangan may napipindot yan. Yan. Kasi pag sinarado mo yan, napipindot yun. So, kailangan nating imimik yun. Pag gumawa ako ng parang mechanism, napipindutin yung
pindutan na yon para mukha siyang nakasarado. So pindutin natin. I-off. There you go. Yeah. So, yeah. May baterya na ako ngayon. I mean, may coupler na ako ngayon. Ang coupler is kino-convert niya yung ito. Teka, patayin ko muna. Kino-convert niya yung AC to DC. So, mula alternating current, yung parang direkta dun sa kasakan, kino-convert niya to DC. Gagawin niyang 7.4 volts kasi yun yung kailangan ng camera. So, pwede ko na i-set up yung aking camera dun sa laptop. I mean, dun sa computer. Kung saan tayo naglalaro ng League of Legends. Good na, good na. And, pakita ko na rin sa inyo yung lighting setup ko. Pakita sa inyo yung lighting ko, ah. Saksak ko lang sa clip. Yan ang lighting setup ko. Turn on lang natin. On natin. And then, ito rin on natin. There you go. Yan yung setup ko. Yan. Pwede na akong gumamit yan without na without worry na maubusan ako ng baterya since forever na yan. Ang problema ko na lang siguro is maubusan ako ng memory or yung space sa aking SD card yung kung saan nagsisave yan. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo. So pwede ko sanang i-hook up itong camera na to. Ilalagay ko sa camera so magsisilbi siyang parang webcam. Unfortunately, hindi maganda yung kakalabasan niya. Una sa lahat may buzzing sound. Hindi ko alam kung ba't saan nanggagaling yung buzzing sound. Yung bzzz. I think dahil sa faulty wiring yun, may sakit yung wiring ko dito. I think grounded na to sa sobrang luma niya. Naging grounded tong part na to. Anyway, mahirap explain pero ang idea is nagbabuzz yan pagka kinabit ko sa camera. So, kailangan stand alone siya. Pag nag-recording ako, isa-save ko yung recording ko dito. Yung screen ko nire-record ko. And then, hiwalay tong kuha nito. Tapos, sinisynchronize ko na lang siya sa editing. So, yun guys. Nakagawa na ako ng coupler kasi ang EOS 200D hindi pwedeng magkabit ng coupler or yung dummy battery. So I hope may natutunan kayo guys or at least nakita niyo yung ginawa ko. So, bye-bye guys!